Agree ka ba sa nangyari sa kanya? Nag-viral sa social media nito lang ang fur baby na si Yoda. Isang aspin na hindi pinayagang makapasok sa isang restaurant sa Tagaytay. Dahilan ng management sa fur parent, masyadong mabigat at malaki si Yoda. Pero tingin ng fur parent, discrimination ang nangyari dahil isang aspin mode native dog si Yoda. Umani ng Batikos ang restaurant mula sa netizens at fur parents. Pati animal advocates nagpakita ng kanilang pagkadismaya. Nag-public apology ang pamunuan ng restaurant at sinabing spacing at safety ng customers ang iniisip nila. Meron namang ilan na nagsabi sa social media na ayaw nilang makasama sa hapag ang mga hayop. Katwira nila sanitation at kalusugan ng mga customer. Yes, dito tayo sa Eastwood City ngayon para makipag-birthday party sa mga doggies. At nandito tayo para makausap din ang mga fur parents kung tama ba na makasama sa mga restaurant or mga dining area ang kanilang mga fur babies pag sila'y kumakain. Halika, pakinggan natin ang mga sagot nila. Sa panahon ngayon, madalas na talaga nakikita sa mga pasyalan at kainan ang mga fur babies. Kasama sa mall at minsan pa nga, sa mga kainan ay may sarili pang upuan. So anong tingin ng fur parents sa issue? Dapat payagan. Dahil kahit kami, kailangan namin maghanap ng restaurant na pet friendly dahil hindi namin maiwanan mag-isa yung aso sa bahay. Pabor ako. Pero may designated area for dogs only. Para yung may mga taong may allergies o ayaw sa dog, maiwasan. Dapat meron designated area. I feel yung mga hindi per parent, yung point nila na unsanitary, it could be. Kasi merong mga, I'm sorry to say, may mga irresponsible na pet parent na alam nila yung temperament ng dog nila. Ulit na paalala ng mga animal advocates na dapat pantay-pantay ang trato sa mga doggies, may lahi man o aspen. Pero kung kayo ang tanungin, payag ba kayong kasama at kasabay ng doggies ang humans habang kumakain?